setting or programming of the DA 5 kilowatt hybrid inverter. So ito yung nadesisyonan ko na gagamitin, or ito yung binili ko dahil sa mga features na gusto ko. So punta tayo sa system setup. Tapos click natin yung basic setting para ma-unlock natin yung parameters. To unlock and edit the setting, lagay tayo ng password 4 na 7 7 7 7 7 para ma-edit natin, then ma-save yung sinet natin na parameters. So punta tayo sa grid setting. So under sa grid mode, i-click natin yung general standard. Then ang grid type, select natin yung voltahe natin. Standard dito sa Pilipinas, 220 volts, single phase. Then i-click natin yung check dun sa lower right side para ma-save yung parameters na sinet natin. Under sa grid setting, select na natin yung grid frequency. So select natin yung 60 Hz. So yung power factor pwede natin i-change based sa grid standard. Then yung time, reconnecting time, then grid frequency high low, at saka voltage high low. So punta tayo sa system work mode. So yung sinelect ko dito is zero export to city. So ibig sabihin nito, hindi tayo mag-export sa grid kasi wala pa tayong net metering. So magiging ano kasi natin yan, magiging masasama yan sa bill natin, or ma-register yan sa meter, ordinary meter, as consumption natin. So importante yan kasi wala pa tayong net metering. So energy pattern, sinelect natin yung load first. So i-satisfy muna niya yung load ng bahay, tapos kung may sobra, saka pa niya i-charge yung battery para ma-store na niya yung excess power. Then lagyan natin ng zero export power na about 20 watts, yun ang nakalagay sa manual. Then again, click the check sa baba para ma-save yung sinet natin na parameters. Isa sa mga rason bakit gusto ko yung DA inverter, meron siyang ganitong feature, generator input. Kung mayroong burnout, wala nang production yung solar panel, tapos wala nang charge yung battery, pwede mo patakbuhin yung generator, i-input mo sa inverter para ma-charge niya yung battery. Other feature, smart load output. So kung masupplyan na niya yung bahay, then ma-fully charge na yung battery, i-switch on niya yung smart load output. So kung may additional load kayo like heater or aircon sa living room, magagamit niyo yung excess power. Additional feature, micro inverter input. So kung mayroon tayong solar panel na may o nakakunik sa micro inverter, yung output nito is 220 volts AC. So pwede rin natin gamitin as input power sa hybrid inverter. So next is battery setting. So balik tayo sa system setup. Under doon yung battery setting. So isi-set up natin yung battery. So in my case, gumamit ako ng lithium ion phosphate 1 solar
power module or battery. Itong battery na to, meron siyang built-in na BMS or battery management system and active balancer. Battery mode, select natin yung lithium. Then battery capacity, in my case 100 ampere hour. Then maximum charge and discharge, nakalagay dito 40 ampere, ang sa akin ginawa kong 50-50. Pero yung capacity ng inverter at saka battery, 100-100 yun. Ang importante din dito, yung wire na ginamit natin sa battery, dapat pasok yung current doon sa maximum charge and discharge. Otherwise, mag-overload yung wire natin. Kasi yung mga battery, yung binili kong battery, mayroon niyang kasamang wire which is 25 mm squared lang. So, pag tinignan mo sa table, sa wire, yung 25 mm squared, ang capacity lang niya is maximum of 85 amperes. So, hindi tayo pwedeng lumampas dyan. Otherwise, magka-problema tayo. Select na rin natin yung activate battery para makakommunicate sila with the inverter at saka yung BMS ng battery. Important tips pala, pag bumili kayo ng battery, dapat itanong nyo sa, or i-check nyo sa manual o sa supplier kung compatible ba yung battery mo sa DA inverter or any other inverter. Kasi pag hindi sila compatible, hindi sila maka-communicate each other. So, importante yan. Otherwise, hindi mo magagamit ang feature na yan. So, sayang. Kung ang available natin na battery ay yung ordinary lang, walang BMS, yung lead acid battery, or may BMS pero hindi compatible sa inverter, i-select natin yung use battery voltage. So, ang magiging setting natin is voltahe. So, later i-discuss ko yung voltage settings. Dito muna tayo sa lithium setting. Itong battery, sa ilalim, mayroon siyang apat na dip switch. Yung color red, i-up mo yan, yung dip switch, yung white. First switch, i-up mo yan. Then, connect the Ethernet cable to the CAN port sa ilalim rin. So, nakalagay dyan, CAN, connect natin dyan. Yun ang communication setting between battery and inverter. Ito pala yung table ng wire. Size of wire din ang capacity niya. So, in-advise ko pala, importante ito kasi itong system na to medyo critical, medyo delikado na to kasi yung voltahe na ginagamit natin sa inverter is DC siya pero abot siya ng mga 300 maximum or 500 volts. So, kailangan talaga qualified installer, license, or mayroon siyang magandang experience kasi delikado talaga pag ginawa natin na kulang tayo ng knowledge. Bali, itong ginagawa ko, parang general knowledge overview, ma-double check mo yung ginagawa kung magpa-install ka or kung mayroon kang electrical background, at least mayroon kang additional inputs para magiging safe pa yung installation mo kung mag-decide ka ng gumawa ng solar power. Battery setting. So yung nakikita natin na lithium mode sa screen, okay na yung 00. Yun ang setting sa lithium battery na may BMS. So yung shutdown, depende sa lead of discharge. Sa lithium, 90% ang lead of discharge. So okay na yung 10%. Sa akin, ginawa ko yung 15%. Pero kung lead acid ka, 50% yun eh.
ang bill itself. So 50% yung ilagay mo dyan. So balik tayo sa lithium. So lobat, ginawa kong 25%. Restart, ginawa kong 40%. Ang advantage pag mayroon tayong BMS or compatible yung BMS sa battery sa inverter, ma-view natin or makikita natin yung mga parameters like state of charge, so yung boltahe ng battery, yung current, yung power, at saka temperature ng battery. So yun ang advantage, parang high-tech na yung protection niya. Meron siyang protection sa over, under voltage, any abnormalities, temperature ng battery, i-shut down niya yung system pag mayroong problema. Additional feature nitong DA hybrid inverter na gusto ko ay yung battery, pwede mo i-program kung kailan mo gagamitin. At saka pwede mo rin i-set siya kung charge mo sa generator, i-charge mo sa grid. So flexible siya. So in my case, ito yung setup ko. Yung nasa taas, ano yan, 1 AM to 5 AM. So ginawa ko, nag-set ako ng 60%. Ang ibig sabihin yan, from 1 to 5, magtira siya ng 60%. So kung umabot na siya ng 60%, sa grid na siya kukuha. Kasi ang purpose ko nun, pag mayroong brown out sa madaling araw, so mayroon pa kaming power sa bahay. So kasi kulang pa yung 100 ampere hour ko ng battery sa consumption sa bahay. So ginawa ko parang reserve power ko lang yun in case na may power failure or brown out. So pag after 5, gamitin na naman yun sa inverter hanggang 30%. Ginawa ko na tong 20%. Ubusin niya kasi pag mga 10 o'clock mayroon na namang power yung solar panel, so magcha-charge na naman siya. So next, battery setting sa boltahe. So yung sinasabi ko kanina na kung walang BMS yung battery or may BMS pero hindi compatible sa inverter, gagamit tayo ng voltage setting. So ito yung default setting. Ito yung siniset up ko. Tinatry ko siya na i-voltage. Hindi ko siniset as lithium. So itong setting ko dito ng mga voltahe, yung float, absorption, equalization, shutdown, lowbat, restart, based to sa dead of discharge na 80%. So ipapakita ko sa inyo yung table, percentage, then voltage equivalent ng 48 volt system na ginamit nitong DA inverter. So yung first column, ito yung percentage. Second column, ito yung equivalent voltage. Pitch para kahaba yung lifespan ng battery. For example, yung recommended dead of discharge ng manufacturer, 80%. So gawa nating 75%. Tsaka yung low voltage niya, 20%, gawin natin 25%. May mga experiment na pag gawin mo yun, yung battery life ma-double or ma-triple ang lifespan ng battery. So malaking factor yung para hindi tayo agad magpalit ng battery.
So yung pag gamit natin ng battery or time abuse check natin, magiging voltage na rin yung setting natin, hindi na percentage. So balik lang tayo sa table, doon natin i-check kung ilang voltage ang i-set natin equivalent sa percentage. Ito yung single line diagram ng iba-ibang source na pwede i-input sa inverter. So pwede pala siya sa wind turbine, generator, so yung sinasabi natin kanina na smart load, and the basic yung PV solar panel. Ito yung pinaka nagustuhan ko sa day inverter. Sa data sheet nakalagay peak power off grid 2 times of its rated power in 10 seconds. So malaking factor to kasi ang setup ko during power failure mag-switch siya to emergency power using the battery via automatic transfer switch kasi wala ng grid. Yung dalawang aircon ko sa bahay mag-switch off yun during run out or power failure, pero pag switch niya to emergency power sabay din yun na mag-start. So yun ang kinoconsider ko kasi yung starting current malaki yun, 5 to 6 times yun sa rated capacity ng motor. So kinocompute ko kayang-kaya yun sa kasi magiging 10 kilowatt na siya from 5 kilowatt kasi double times 2. So yun ang pinaka-importante na kaya ng inverter yung mga peak power para hindi siya mag-overload or hindi siya nasira. Marami pa sana tayong i-discuss regarding sa D-hybrid inverter, pero humaba na yung video natin, so gagawaan lang siguro ako ng panibagong video kung may mga interesado na manood nitong video na to. Next, Solarman Pro App. So ma-download natin to sa App Store or Play Store. Malaking tulong to para mamonitor natin yung solar power natin, especially kung nasa malayo tayo, hindi tayo palagi sa bahay natin, or kahit nasa bahay tayo hindi na kailangan na pumupunta tayo sa screen ng inverter kasi mamonitor na natin, makikita natin sa cellphone natin or iPad or tablet. So makikita natin ng generation, so yung battery, ilang percentage nag-charge ba siya, nag-discharge, yung grid, yung consumption sa bahay. So in this case, kahit 3 kilowatt yung generation, mag-supply pa rin ang grid ng 14 watts kasi kung naalala nyo, nag-set tayo ng 20 watts doon sa setting kanina. Siguro ang purpose noon para mamonitor na yung city, ang current, para kung biglang mag-increase yung panel tapos puno na yung battery, ma-regulate niya ang pag-reverse ng power sa grid. Sana makatulong ang video na to, makakuha kayo ng counting kalaman. Advice ko lang, pag hindi tayo kabisado, kulang sa experience, seminars, training, so patulong tayo sa mga qualified license with experience personnel para maiwasan natin yung aksidente. Stay safe and God bless everyone.